Sa pagpasok nga po mga idol ngayon ng Memphis Grizzlies sa Game 3 ng kanilang serye kontra sa Golden State Warriors ay magbabalik na nga dito ang kanilang big man. Yan nga ang ating unang storya na pag-uusapan ngayon dito sa ating unang video ngayon. Nasasamahan ko na rin ang naibalitang unang NBA team na pagpapraktisa ni Kai Soto at ang balitang nagbigay na ng pahayag ang Los Angeles Lakers mismo patungkol sa lumabas na trade kay LeBron James. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan natin to. Inanunsyo na nga po mga idol ngayong araw na sinuspende na nga po ng liga ang player ng Memphis Grizzlies na si Dillon Brooks sa kanilang Game 3 kontra sa Golden State Warriors matapos ang kanyang ginawa kay Gary Payton II. Kaya malinaw na nga po ngayon pa lang na dihado na agad ang Memphis Grizzlies sa kanilang magiging bakbakan. Ngunit huwag naman nga daw pong mag-alala dyan ang kanilang mga fans gayong meron rin naman nga silang isang manlalaro ang tuluyan ang magbabalik sa kanilang kupunan. At iyon nga po ay walang iba kundi ang kanilang big man na si Steven Adams na pinayagan ng makapaglaro sa kanilang Game 3 na gaganapin sa loob ng Chase Center. Sa mga hindi nga po dyan nakakaalam, hindi na nga ito nakasama pa sa kanilang team sa kanilang huling laban sa first round pa lang kontra sa Minnesota Timberwolves at sa kanilang unang dalawang laban sa Golden State Warriors matapos siyang magpositibo. At dahil nga po sa kanyang pagkawala ay napakadali na nga silang na-out-rebounded ng Warriors sa ilalim ng basket. Kaya sa kanyang pagbabalik nga po muli sa lineup ng Memphis Grizzlies ay siguradong mag-iiba na nga po ang storya ng kanilang laban, lalo pat siya lang naman nga po ang nangunguna sa NBA pagdating sa pagkuha ng offensive rebounds. Kaya magkakaroon na nga sila ng mas mataas na chance na manalo sa kanilang susunod na laban. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod dito na pag-uusapan sa naibalitang pinakaunang team na makikipag-workout ang ating kababayan na si Kai Soto. Naibalita ko na nga po sa inyo mga idol na porsigido nga talaga si Kai sa kanyang ginagawang ensayo ngayon upang mapa-improve pang niyang lalo ang kanyang pangangatawan at sa kanyang skills sa loob ng court. Isa rin naman nga ito sa kanyang mga paghahanda para sa mga gagawin niyang private workout sa ilang mga NBA teams sa susunod na linggo na yan. Pero ang tanong ngayon, anong team nga ba kaya ang una nitong paglalaruan? Base nga po sa inilabas na balita, ang pinakaunang kupunan nga po na nag-imbita sa kanya para makipag-workout ay ang kupunan ng Atlanta Hawks na alam niya naman nga pong pinangungunahan ngayon ng batang superstar na si Trae Young. Sa ngayon nga rin mga idol ay nasa lugar rin naman nga siya ng Atlanta, kaya eto na nga po ang pinakamalapit na NBA team na pwede niyang paglaruan habang naghihintay siya ng papalapit na 2022 NBA Draft. Isang magandang kupunan ang Atlanta Hawks mga idol, lalo pat nangangailangan rin naman nga ito ng isang big man na manguna sa kanilang bench. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang nagbigay na ng pahayag ang kupunan ng Los Angeles Lakers patungkol sa pag-ingay muli ng balitang trade sa kanilang superstar na si LeBron James. Napag-usapan na nga po natin noong nakarang araw mga idol na tinutulak na nga po ni Stephen A. Smith ang ideya na pag-trade ng Lakers kay LeBron habang hindi pa nagtatapos ang kontrata nito. Balak na rin naman nga daw po ni LeBron James na lumipat ng ibang kupunan, kaya kailangan na nga po nila itong i-trade upang makakuha rin naman sila kahit papano na mga bagong papalit sa kanyang pwesto. At ilang araw lamang nga pong nakakalipas mula nang pumutok ang ganyang klaseng balita ay nagbigay rin naman nga dito ng pahayag ang kanilang team owner na si Johnny Buss. At ayon nga po sa kanya, hinding-hindi nga daw po nila ititrade si LeBron James pupunta sa ibang kupunan kahit anuman ang gawin nito sa mga susunod na taon. Papabayaan lamang nga daw po nila si LeBron kung anuman ang kanyang magiging desisyon sa kanyang future sa NBA. Either lumipat siya ng ibang kupunan o manatili sa Lakers ay irerespeto rin naman nga ito ng kanilang buong organisasyon.
That's it, mga idol! Ang ating unang video ngayong araw na ito dito sa aking channel ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre, pindutin na rin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin nyo na at ilike ang ating Facebook page dahil meron din tayong mga inilalabas na mga NBA balita doon. Shoutout sa lahat! Maraming salamat sa inyo po.